Lagay tayo ng apat na kamatis para sa binaguungan. Ayun, pangalawa na yun. Tapos, ito dalawang sibuyas, tapos isang bawang. So, first, dudurugin nyo muna or pipisain. para lumasa at mas madaling tanggalin ang balat. Tatanggalin yung balat. Ito kasi yung mga ano, mga chef. Oh, wow. Very professional. Wow. Wow. Galing. Okay. Tapos nagpa-provide ako ng yan ganito, lalagyan ng balat-balat para mas madaling itapon sa garbage. Luto ni tita sa taas. Kamatis naman. So, binoil ko na yung baboy, yung pork. Yan. So, malambot na siya. Very tender. And then, pina-fry ko siya para maging crispy. Tapos after that, tsaka natin i-gisa. So, medyo okay na to. Crispy na. Look at that. Nakot. Yan. Then, takpan natin. Ito yung half ng baboy na naluto natin. Hinihintay natin yung other half doon. So, konti lang yung baboy na niluto ko. Pero dadamihan ko yung bagoong kasi ang purpose ko nito is para tumagal siya. Kasi madaling maubos yung binaguungan ko, yung hindi tumatagal. So ito, dadamihan ko yung bagoong para at least pwede namin siyang ano, pwede lang ako magluto ng talong. And then, yun, pwede ng ulam. Woo! Ah! Hindi pumutok. Ang konti lang, di ba? Lagi dadami yan, tsaka patagal dahil sa bagoong. So, patong pa crispy. Ayan, okay na yan. Liliit kasi siya. Okay, look. Grabe. Crispy. Dahil hindi ko na inalis yung mantikang pinagprituhan, total konti lang naman. Diyan na rin tayo magluluto. Pag mainit yung mantika, lalagay natin yung bawang. Isang pirasong bawang. Make sure na simok kasi sayang. Sa mga niluluto ko guys, wala akong specific na sinusunod na measurement, lalo na kapag alam ko na yung ingredients. So, mas dinadamihan ko yung ingredients para mas masarap.
mas maraming ganito panggisa, mas masarap yung luluto. So very generous that. The next, nakuhintay yung mag-brown yung bawang para hindi siya kumain. Susunod na natin yung sibuyas. Dalawang sibuyas ko. Yan. So, pag nag-caramelize na yung onions, pwede na natin ilagay yung next ingredient, which is yung tomatoes. 4 tomatoes. Ito yung magsisilbi nating gulay para dun sa binaguungan. Para pwede akong maglagay ng napakaraming baguong, pero hindi masyadong makalat. Hintayin lang natin sila na lumambot, yung hindi na siya ganito, hindi na buo yung mga kamatis, yung pagkakaslice. As in, yung halos durog na yung kamatis para mas masarap. Grabe guys, ang konti na lang ng baboy, di ba? Pero natetempa ako na kainin. Nabawasan na nga namin ito ng konti eh. As in, para siyang crispy na, ano bang tawag dito? Para siyang lechon. So, gusto niyo ba na magturo din ako kung paano gumawa ng ganito? Na liempo. So, comment down below kung gusto niyo para next video natin yan. Pa-prepare tayo. Almost ready na to. Yung kamatis, di ba, parang halos tomato sauce na siya. And ganyan yung hinihintay natin. Then after that, maglalagay na tayo ng bagoong. Ang bagoong na gamit ko dito sa Canada is ito. Buenas. $4.99 siya. Tapos, nabili namin to sa tagpuan. Merong tagpuan sa Scarborough. Yan. Gaya na sabi ko kanina, tansya-tansya lang tayo ng lagay kung ilan. So, magtatry akong maglagay ng mga 3 tablespoon of bagoong. Okay. That's 3. Feeling ko kulang. So, trial and error yung gagawin natin. Itikman natin and then tingnan natin kung gano'ng kadami pa yung ilagastig natin ng pag-ulit. Pero, for the meantime, hintayin muna natin siya mag-boil bago natin siya dagdagan ng bago. A few moments later. Okay, so guys, tinikman po na siya. Enough lang yung 3 tablespoon of bagoong. So, ang next na gagawin na natin ay mag-a-add ako ng sugar para mabalance na yung saltiness ng bagoong. Gawin na natin 3. Okay. And then, just lang. Just titikman natin siya. And then, pag okay na yung lasa, saka ko ilalagay yung pork. Okay. Sakto na yung lasa niya, guys. After kong tikman, para dun sa 3 tablespoon of, or teaspoon of sugar. So, ilalagay na natin yung baboy. Hindi ko siya hinalo kanina kasi crispy to, so para hindi naman siya lumambot. Ayan. Dilim lang natin para masipsip ng baboy yung lasa ng bagoong. And then, pwede mo na siyang i-preserve. Tatagal to ng pwedeng isang linggo, depende sa katakawan namin. So, papakuluan ko lang siya ng mga 5 minutes siguro. Para lang manuot yung bagoong dun sa baboy. Okay? Tapos? Tapos na! Yan guys! Oh my gosh! Excited na ako. Naglagay ako ng konting oil ng pork fat para ma-fry ng konti yung bagoong. So, ang purpose nun is para mas matagal siyang masira. Kasi alam naman natin guys na yung kamatis is madaling masira, diba? So, ang secret para hindi siya madaling masira is lutong-luto dapat yung kamatis. And also, nakalimutan ko palang lagyan ng suka. So, magdadagdag tayo ng suka kasi isa rin siya sa
pang-preserve ng food para hindi siya masira. So, ang ilalagay natin is pinakurat na suka. So, mabibili to sa mga Chinese stores dito sa Canada. Konti lang ilalagay ko, like 1 teaspoon lang. Kasi para hindi maglasang suka yung bagoong natin. Since sobrang konti lang, guys. And then, hindi ko siya haluin after nung ilagay yung suka para para maluto yung suka before siyang mahalo. And then, takpan lang natin para mas mabilis uminit yung loob at mas madali siyang maluto. Woo, guys! This is ready! Ayan. So, dapat ganito yung itsura ng pagkuong ninyo. Lutong luto. So, ulamin namin to later. Magpiprito ako ng talong. Tapos, papa-test natin kay Gio kung pasan pa. Luto tayo ng talong para i-partner natin dun sa bagoong. So, ang ginawa ko dito sa talong, after kong hiwain, bago ko siya iprito, pinunasan ko ng tissue yung skin niya para kapag nilagay natin sa mantika, hindi siya tatalsik. Yan. Yun ang secret. Tapos, pag magluto kayo ng talong, dapat yung skin muna. Dahil kapag yung meat niya ay nasa loob, sisip-sipin niya lahat ng mantika niya. Then, takpan natin para hindi tayo matalsikan ng mantika. So, before natin siya balik ta rin, nalagyan ko muna siya ng oil para uminit yung oil. And hindi masipsip nung talong. Wait natin siyang uminit. Then, turn na natin yung talong natin. Ingat lang po sa talsik ng mantika. Ready na. So, magluluto na lang kami ng rice. And then, dinner time. Pero pag nagutom na kami, kasi busog pa kami ngayon. Time. Okay. Titikman na natin kung anong lasa. Talong muna? Hindi. Ahaluan natin ito, syempre. Kailangan magkahalo yan, talong at saka yung ginagawa mo yun at saka rice. Pasado kaya? Ang sarap, mahal. Oh. Yung meat, crunchy siya, tapos malambot. Tapos, gusto ko yung, ano, yung alat niya, ang sarap din. Mm. Tapos the best pag may tanong. Yay! Thank you, sarap. Pasado! Pasadong pasado! Thanks, man. You should say thank you to me. Kung ba nagluto niyan? I'm glad na gustuhan ko. Thank you. Thank you, Sal. You're welcome, mahal. Yeah, I'm so blessed. Wow. Yeah. May chef akong asawa. Aww. Okay. Say bye. Subscribe to her channel and comment. Sabihin nyo, napakasarap yung pag nung niluto niya. Tsaka share this video. Wow. Okay, bye.